Να πω ξανά το involved. Yes, Dad. Εγώ βάλαμε βίντεο. Με όλοι οι αγώνε λέει Βαλτεράμα. Προπούσα εγώ να κασάλω να μιλά αγορά. I would use it to my advantage. Αγαπητή μου, την κουσία Σμιν. Αλλά μου είχε κάνει τη λέει Βαλτεράμα. Πατ πάρε μου, όλα να τα λέγα σαν χατσί όλοι. Sorry. Γουστό μου, πασαλέρα μου, δεν λέγα γκολά. Ο τούτου τζα. Πέρα είναι το νεράρα μου, δεν λέγα. Τούτου να είμαι μουσέο, είπα και είπε κοπάρα σε. Είναι καχάτιουαλα εγώ να σε είσαι η Ασμίν που μου περάπα ng buhay niya. Pag nangyari yun, mananagot ka sa akin. Ασμίν, wake up. Mayana. Di ba gusto mo magsimba? Naghihintay na si Father Alfred. Antok pa ako eh. Ako na lang, babangon na lang ako, sige. Ako na, babangon na lang. Morning. Para siyang si Alfred. Nagawin kita ng pancakes, okay? Try this one. Favorite ko to. May bacon? Yup. And there you go. Yes! So this is for you. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin niyo ang puon kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katuwiran at iyon ang inyong gawin. Ang salita ng Diyos. Green mangoes. Ito, pang-shake. Masarap to. And, ito kaya, vitamin C, oranges. It's good for you. Ito, sayote. Ayun, sir. Sayote, pang tinola to, di ba? Hindi ko gusto mo, ikaw na lang yung magluto. Fit-fit mo talaga, parang kasi mangoes ka. Nagpaturo ka ba kay Alfred kung paano manligaw? No. Pare si Alfred. Nagtuturo sa akin ng pare. Okay na yan, kuya. Thank you. There you go. Pare si. Close na. Don't open your eyes. Sit down. Okay. Open. Magpalang
sa pag-ibig. Pag-ibig na iilaw sa araw na matilim. Pag-ibig na pupuno sa iyong palong malalim. Dahil sa pag-ibig. Care for, someone to fight for. Meron ba? Yes, I do. Sino? Sindihan mo ang mitsa ng pag-ibig. Nasisiklab at tutuyo ng luha. Pag-ibig na sakit na nakatakip sa iyong mga mata. I, Father Alfred Valderrama, pronounce you Oliver Falcon and Jasmine Valderrama, man and wife. Nakaka-touch ka naman. Siyempre, masaya ako dahil masaya ka. Sa wakas, Alfred, nangyari din tong araw na to. Nag-uusap tayo na parang tunay na magkapatid. Walang mali siya, walang guilt, walang takot. Sigurado ako, kung nasa mo si Mami ngayon, nakikita niya tayo at masaya siya para sa atin. Sigurado yun. We want the Javier Corporation to become a company of leaders. Leaders that are efficient, dynamic, and motivated. Leaders who will grow with the company and help the company become one of the industry leaders to fulfill that vision. We planned this leadership seminar to enhance Alfred. Hi, Dad. Balita mo na? Yes, Dad. Ikakasal na ang ating prinsesa. Alam mo, masaya ako si Oliver na pili ni Jasmine para pakasalan. Hindi dahil anak siya na may-ari ng Falcon Industry, kundi isang mabait na tao si Oliver. Mukha naman. Ako rin, Dad. Boto ako sa kanya kasi hindi lang siya makadiyos. Mabait pa, tsaka mukha naman matino, di ba? So, tara na! Saan po? Ay, di celebrate natin yung engagement ng ating prinsesa. Wow! Dali talaga. Sure ka? Hindi ba dapat sa Milagros? Ba't din gusto yung daddy mo? Matagal pa naman yun eh. Pwede pa natin pag-usapan nila, daddy. Sala siya. Halika na. Puntahan na natin si Andrea. Sige. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong dadalawin. Andrea, hindi lang naman ako bisita mo. Dito si Kuya Oliver mo. Naalala mo pa ba siya? Oo naman. Ibigan ko yan eh.
Ano? Basta? Mabuti. Kaya pala wala nang humihingi sa akin ng Josie dun sa Milagros. Eh, nandito ka eh. Totoo ba yun? Magkakilala kayo? Mahabang story. Pero hindi ko siya binigyan ng Josie. Eh, kung ganun, okay lang ba na iwanan ko muna kayong dalawa dito? Iaabot ko lang to kay John sa loob. Padala ng nanay niya. Siya ang mahal. Morning po. Father Alfred! Ah, kumusta? Happy anniversary sa simbahan niyo. Naku, tamang-tama. Pakikilala kita kay Bishop. Matutuwa yun kapag nalaman niya na ang guest priest namin galing sa Rome. Oy, bakit? Nag-aral ba siya sa Roma? Oo naman, pare-pareho tayo ng alma mater. Tara sa loob, Fads. O, sige. Ano? Na-check mo na ba yung goti dito, Leo? Nakita mo ba yung mga disk? Andrea, walang laman yung fault. Isang demon. Nakaamoy. Nilipat ang ebidensya. O sa tingin mo, saan niya nilipat yung mga discs? Ewan ko. Alam mo, maniwala ka na lang kasi sa akin. Masamang tao yan si Tito Leo. Huwag kang magtitiwala. Walang yata sa buong Milagros nagsasabi na masama si Kofi. Hindi lang ako. Pati yung daddy ko. Siya ang nagsabi sa akin na masamang tao si Tito Leo. Yung daddy mo, mining engineer. At best friend siya na Gold. Sinabi ng daddy mo na masamang tao si Gold? Araw na mamatay yung daddy ko, nakatanggap ako ng tawag galing sa kanya. Sobrang taas ng lagnat ko, no? Lango ko sa gamay. Kaya, hindi ko alam kung panaginip lang ba yung patutuong nangyari. Sabihin mo to sa mami mo pagdating niya. Huwag kayo magtitiwala sa Tito Leo mo. Masama siyang klaseng tao. Narinig mo sinabi sa'yo. Masamang klaseng tao ang Tito Leo mo. Yes, Daddy. Bago pa masabi kay mami yung message ni Daddy, inuwi na sa amin yung bakay ni Daddy. Tapos, naglabas-pasok ako sa ospital. Kasi nagkasakit ako, nagkaroon ako ng non-Hodgkin's lymphoma. Andrea, dapat sinabi mo kagad sa mami mo yung tungkol sa daddy mo. Tungkol sa tawag niya. Na ako nagkamali eh. Ang tagal bago ko sinabi sa kanya. Wala na tuloy gustong maniwala sa akin. Kahit nga yung mami ko eh. Tingin sa akin, baliw. Pero hindi ako baliw. Ligaya. Salamat. Tignan natin silang candy para may makain na. Bigyan mo sila ng mga candy dyan. Yan. Para bago mag-misa, ha? Kainin nyo yan, ha? Thank you po. Salamat din. Tignan nyo ako doon. Sakali lang po, Father, ha? Makarding, pabariya, ha? Father, ito po. Congratulations, I'm very proud of you. Hindi naman yun ikaw ba yan? Mana, kilala niyo ba siya? Opo, siya po si Mang Carding. Matagal na kami magkasama rito. Isang nga po pa nagbibigay ng pagkain sa kanya eh. Bakit, Father? Kamukha niya kasi yung ninong ko. Father Alfred, mag-umpisa na misa. Sige. Sige.
sarili mo? Psychiatric treatment. Tuloy-tuloy lang hanggang nakalimutan ko na yung trauma ko kung sa masamang paliginip. Alam mo, isa lang naman yung gusto ko eh. Ang gusto kong mahiwalay na kami ni Mami kay Tito Leo. Ayaw ko na siyang makita. Magaling ka dito. Yun ang gawin mo. Susubukan kong tulungan kayo ng Mami mo. Okay? Magpakabuti ka dito. Salamat. Kuya Oliver. Janus. Ito, pinapabigay ng Mami mo. Ang dami. Salamat to. Salamat din, oh, Mrs. Min, ha. Minisita niyo ako dito. Eh, simula ako kasi mag-abroad ulit si Nanay. Wala na ulit bumisita sa akin dito, eh. Nakakalungkot. Hayaan mo, Janus. Kapag ikaw nagpakabait ka dito, paglabas mo, tutulungan namin kayo ng nanay mo. Para hindi na niya kailangan mag-abroad at magtrabaho dun. No, Mrs. Smith. Eh, napag-isip-isip ko rin ko kasi na yun lang alam na trabaho ng nanay ko. Kaya, kung saan siya masaya, tukos na rin ako. Tama yan. Paano, Andre? Mauna na kami ng Kuya Oliver mo. Ah, sige po, Mrs. Min. Ingat po. Andrea, pinag-usapan natin, ha? Oo naman, Kuya Oliver. Papakatinuna ako. Ate Yasmin, ingatan mo yung si Kuya Oliver, ha? Huwag mo siyang papabayaan. Kuya, maraming salamat. Hello. Oliver, tama ba yung narinig ko ng papangako mo si Andrea na mag-ipno siya? Sabi niya. Malapit lang ba yung vacation house niyo dito? Medyo. Gusto mo na magpahinga? Pats, hindi naman ako pumunta dito para magpahinga. Eh, di ba mamaya meron ko yung concelebrated mass? Meron. Gusto ko sana tumulong eh, kung meron man ako maitutulong. Ako, maraming salamat, Pats. Magandang araw po, Ma'am Jasmine. Magandang araw, Ma'am Ernie. Ipalagay naman po ito sa kusina. Opo, Ma'am. Thank you. Alam mo, kung alam mo lang kung anong pinagdaanan ng buong pamilya namin para mapatinuyan si Andrea, malalaman mo kung bakit ako gulat ng gulat. Naman akong ginawa. Kinausap ko lang siya. Napapangako mo siya na magtitino siya. Alam mo, kahit si Alfred hindi nagawa. Kahit sino sa amin, hindi nagawa yun. Kaya salamat. My pleasure. Alam mo, dahil doon, ipagluluto kita. Sasamahan kita. Hindi. Ako na lang. Dito ka lang. Mag-relax ka dyan. Okay. Okay. Your daughter's blood pressure and sugar levels are very low. She's also very dehydrated. That's why probably she fainted. Will she be all right, Doc? We're running a few tests just to be sure. For now, she just needs to rest. And if you say that she's depressed, maybe she needs to seek a psychiatrist help. Excuse me, I have to go. Thank you. Hi. Ow! Oof. Ah! Pasok, ha? Oo eh. Hindi, okay lang. No, ako na. Ako na. Okay na, eh. Ano ba to? Wow. Pwede yung tikman. Oo naman. Talaga? Oo. Mainit ha? Alay ko. Sabi ko sa'yo, mainit eh. I know this was going to happen. Yung ginagawa mo sa katawan mo. Ito na nga yung kinakatakot ko. Si Oliver ang dahilan ng lahat na to. Tawagan mo na siya. Sige na. Please. Ako, pasensya ka na ha. Kasi alam ko naman, hindi ako kasing galing niya ayos hindi magluto. Pero ang sabi naman nila,
Ito ang specialty ko. At masarap siya. Talaga? Mm-hmm. Thanks. Ayan, sandali, kukunin ko lang yung rice at chicken. Wow, happy. Manok. Okay na, sige, tsaka lang. Hi, tita. Hello, Oliver. Pasensya ka na kung nakastorbo ko, ha? I just wanted to let you know. Agnes is in the hospital. And she's very sick. Why? Tita, what happened? Here we go. Okay, tita. I'll call her. Mainit pa to, ha? Buhay pa ang alaala. Bukas pa ang sugat. Okay. I have an emergency. Alis lang ako saglit. Pupunta ako sa isang internet shop. Kasi I need to download a large file for the company. Ngayon na? Yeah. It's kind of urgent eh. Paano itong niluto ko, Oli? Pabalik ako. Pabalik ako. Pabalik ako. Kakain ako. Sige. Okay? Pinalitay katanungan, mahalaya ng dahil sa pag-ibig, lumaya ng dahil sa pag-ibig. Hello? 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 Agnes? Agnes? Agnes, talk to me, please. Oliver, I miss you. I really miss you. Agnes, I miss you too. I need you here. Oliver, umalik ka na dito. Please. Please. Agnes, I can't go home yet. Okay. Iniintindi ko naman. Iniintindi ko. Mahal na mahal kita. Iniintindi ko. Pero, I need you. Please come back. Please come back. Nahuhugas sa sakit na nakatakip sa iyong mga mata. Thank you.
rin sana ako ng Diyos. Puno ako ng galit. Puno ako ng galit sa puso ko. Sa tapong pumatay sa pamilya ko. Ako kung papatayin ko sila. Papatayin ko siya pati ang pamilya niyang pahihirapan ko. Pati ang mga anak niyang pahihirapan ko. Pagpapayarin ko sa kasalanan ng kanilang ama. Pero hindi ko pa nagagawa. Hindi ko pa siya nasisira. Sisira ng buhay ng pinakamamahal ko sa buhay. Nasisira ang buhay ni Yasmin. Ah, alam na ng plano ko. Anak ng Valderrama. Yung pare, nung umpisal ako, siya yung nandun sa loob ng cubicle. This priest cannot break a seal of confession. Alfred, okay lang ba na ikaw yung magkasal sa amin? Kung ikakasal kayo ni Yasmin, di ba dapat malaman niya tungkol sa problema mo? Wala naman ang problema, Father. Sabi mo, nasisira ang buhay ni Yasmin. Ang ibig mo sabihin? Hindi ako matahimik, Father. Gusto ko sana mag-imbestiga. Gusto ko malaman ang katotohanan. Ang kwento sa likod ng kinumpisal niya.